Hello guys, welcome to my channel. Panibagong video, panibagong tutorial at panibagong kalaman na naman ang ipamahagi natin ngayon. Ito guys, meron naman tayong gagawin isang single tap na washing. At sabi ng may-ari, ayaw daw ito gumana. Kaya guys, kung gusto mong malaman kung anong problema nito at paano ayusin, stay ka lang sa video ito hanggang matapos para malaman mo kung paano gawin ang ganitong mga problema. At bago natin umpisahan ang ating video tutorial sa araw na ito, intro muna tayo. Heto na guys, unang-una buksan ko muna to, binuksan ko muna tong takip niya. Kaso pagbukas ko guys, wala nang screw. Ayan. Kasi sabi ng may-ari, pinatingnan na daw to ng technician. At sabi nila babalik lang daw. Kaso wala pa hanggang sa pinayos na nila sa atin. Kaya tingnan ko muna guys yung mga wiring niya, kung wala bang putol o mga baka may mga hindi naka-insulate na mga wire. Delikado pag nag-test tayo pag nalagyan natin ng supply, kaya chinik ko muna guys. Bali yung gagawin ko dito kasi hindi nga natin alam kung anong problema nitong washing na ito. Ang gagawin ko dito guys ay isa-isahin ko sa pag-check yung mga parts niya. Dito tayo mag-umpisa sa kapasitor. Ayan, inuna ko itong kapasitor. Tapos sa kapasitor, doon tayo sa wire. So kahit saan guys, basta yan ang mga i-test natin, check natin kung present ba or okay ba, wala bang mga putol o problema. Kaya yung una ko dito guys, itong kapasitor. Ayan, set ko muna itong tester natin. Ayan guys, pag nag-set pala tayo ng nag-check pala tayo ng kapasitor, lagay lang natin sa range na times 1K kapasitor. Ayan, at siguraduhin na calibrate ng maayos yung tester natin. Ayan guys, so tingnan nyo yung deflection ng tester natin. Ayan, nag-deflect. Tapos sa kabila na naman, ayun, charge, discharge. So parang okay naman to guys. Ayan, okay naman tong kapasitor nya, wala tong problema. Ayan o, nagcha-charge discharge yung kapasitor sa pag-test natin. So okay to, okay tong kapasitor na ito. Kaya proceed tayo sa kabila. Balik ko muna to guys. So tapos na tayo sa kapasitor. Okay yung kapasitor. Dito na naman tayo sa cord. Cord. Ayan. Dito sa cord ng washing. Test natin yung continuity ng mga wires kung hindi ba nag-absent. Nagagalit si ma'am pag nag-absent to. Ayan guys, check muna natin rinse guys times 1. Continuity lang test. Continuity test lang tayo.
Kaya times 1 lang yung gagamitin natin para malaman natin kung hindi ba loose contact yung connection ng wire sa power cord. Ayan, tingnan nyo ito yung tester, guys. Hanapin ko yung kabilang linya sa dulo nitong wire ng power cord. Ayan, tingnan nyo. Ayan, nag-deep flick yung multi-tester natin. So, okay yung kabilang linya, guys. Hindi naman din shorted yung linya. So, ilipat natin, guys, sa kabilang wire. Dito, okay to. Sa kabila na naman tayo. Ayan. Check na naman natin sa kabilang wire kung hindi ba lost contact. So, ayan, guys, nag-deflect pa rin. So, okay yung power cord natin. So, walang problema. Okay to, guys, oh. Ayan. So, okay to. Walang problema itong power cord. Okay, okay na, okay na, okay pa to. Kaya, sa susunod na itetest natin, walang iba kundi yung suspect natin, itong timer. Ito yung susunod natin sa pag-check, yung timer. Putulin muna natin yan para makuha na natin ng reading or deflection kung okay ba yung timer. Ito na, i-check na natin. Lagyan na natin ng test probe yung magkabilang wire. Sa pag-check pala ng guys, ng timer, meron din ako nga separate na video nito kung paano ba mag-check ng timer ng isang washing. Itong timer na ito ay 3 wires lang to, guys, pang single tab. Meron ako nakasiparate na video nito, lagay ko lang sa description box. Ayan, lagay ko yung link doon kung paano mag check ng timer. And guys, pihitin ko dito sa taas, pag nag deflect to, okay, pag hindi, wala na to, may problema nito. Ayan, pinihit ko na yan. So, ayan, guys. So, nakita nyo naman, parang wala. Walang deflection yung pointer ng tester natin. So, may depekto talaga to sa loob. Kaya, guys, pag ganito yung problema sa inyo, yung mga timer ng washing nyo, huwag kayo agad magpalit o huwag kayo agad bumili ng bago. Kasi, guys, pwede pa itong marimedyuhan. Pwede pa itong ma-repair. Gaya ng gagawin natin ngayon. Hey, guys, panoorin mo to hanggang matapos, guys, para malaman mo talaga step by step kung paano ko ginawa, kung paano ko pinaandar o pinagana ulit yung washing na ito. So, tanggalin ko muna to, guys, yung timer dito sa katawan ng washing. So, ayan, natanggal na natin. At yan, pinihit naman natin tong selector ng timer. Mukhang okay naman yung mga gear niya. Condition naman. Diyan, kung mapapansin nyo, may nakikita ako dito ngayon, parang nasusunog sa ilalim. Yung mga contact point nito, yung dalawang contact point ay parang nasusunog. Ayan, guys, kung mapapansin nyo dito sa bandang kaliwa. Ayan, no, parang may nangingitim sa gilid. Yan yung contact point na diyan dapat papasok ang supply o magbigay ng supply dun sa common na wire galing sa ating
supply sa kuryente patungo doon sa ating contact point papuntang sa kapasitor. Kaya guys, tanggalin natin guys para makita nyo nang talaga dito sa loob kung ano nga problema nito. Ayan, sa pagtanggal nito guys, dahan-dahan lang kayo dahil may mga gear dito na pwedeng kumalas. Baka mahihirapan kayo sa pagbalik dahil maliliit ang mga gear na ito. Dahan-dahan lang kayo sa pagbukas at kailangan hawakan nyo ng maigi yung takip nito pag natanggal na yung mga screw. Nang sa ganun, hindi mahulog yung mga gear o hindi matanggal. Mahirap na guys. Ayan, nabuksan na natin. So ayan o, kung makikita nyo, yan yung sinasabi ko na dalawang contact point. Ayan, parang nakataas na ang dalawang contact point. Nasusunog siya sa may bandang dulo. Ayan, at masyado nang mataas guys. Masyado nang mataas yung contact point niya sa taas para dumikit dun sa baba na contact point din, para magkasalubong yung supply at makuha niya yung supply galing sa common patungo dun sa kapasitor. Kaya guys, ang gagawin natin, makinig at tumingin kayo ng maayos para simple lang ito guys. Kayang-kaya nyo ito kahit hindi kayo technician. Kaya nyo itong gawin dahil basic na basic lang ito. Walang kuryente dito guys. Kailangan nyo lang ng isang gamit o pangpihit. Pihitin nyo ng ayan, para dumikit siya ulit pag umandar na yung mga gear nito. Dumikit siya ulit para magkaroon na siya ng supply pag nagdikit yung contact point niya. Yung dalawang contact point nito kailangan pag nagsalit-salitan sila, pag lumagatik yung contact point nito, dapat nagapatong na siya sa kabilang dulo ng contact point galing doon sa ating kumo na wire papunta sa ating kapasitor na magsilbing entrance ng reverse at forward. Kaya guys, yan lang ang gawin natin sa timer pag ganyan ang problema. Pag hindi naman basag yung timer o hindi alam nyo yung parang wasak na yung sa loob yung mga gear nya, yung parang bigla na lang siyang bumalik, ayun, sira yung gear nya nun sa loob. Pero itong klase guys, ganito yung contact point nya lang ang problema nito. Kaya ginawa ko nyan, nilinisan ko yung parang nasusunog sa gilid para mabilis lang siyang mag-adapt ng supply at hindi yung dumikit yung mga parang sunog-sunog na mga metal. Ayan guys, nilinisan ko muna tapos dinikit yung contact point. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo tinupi ko ng kaunti yung contact point at yan, tinisting ko. Ayan, nakaapak na siya sa baba na contact point doon sa galing sa kumo na wire na magbigay ng supply doon sa reverse at forward or supply ng ating motor. Ayan guys, kung makikita nyo, nakalapat na. Ayan, itrinayin na natin yan. So pagkatapos nito, para sure na sure na okay to, kailangan natin na testeran. Gumamit tayo ng tester pagkatapos nito. So ibalik muna natin tong takip guys
Sa pagbalik nito, dahan-dahan lang kasi yung sa loob nito, itong sa loob ng mga gear, may umaangat. Baka mahirapan ka, kailangan ng pasyensya or patience. Patience nito sa pag takip, lagay ng takip. Ayan guys, dahan-dahan lang. Ayan, dahan-dahan, parang tumaka sa bahay. Nawala yung nanay. Ganyan guys, kadahan-dahan. So ayan, nilagyan ko na muna ng check ko muna sa tester. Nilagay ko muna yung mga test probe doon sa linya. And yung kabila nito guys, ito yung sa forward at reverse na linya kahit mabaliktaran. At yung isa naman na test probe sa galing sa tester natin ay dito sa common. Lagyan na natin ng selector knob, rotator knob, ano ba to? Ayan guys, lagay ko muna to. Tapos pihitin natin. Ayan, at tingnan nyo dito sa tester natin. Ayan, kung makikita nyo guys, tingnan nyo ng maigi. Ayan, nag-deflect na yung pointer ng tester natin. So okay na, nakapasok na yung supply dito. Yung continuity, ayan, nakapasok na sa kabilang linya. So pag nilagyan natin ito ng supply, automatic na yung supply na galing sa common wire natin, galing sa cord natin, papasok na dito sa ating supply ng ating motor. Ayan guys, at sa papasok na rin sa forward at reverse. So okay na yung paggawa natin sa timer. Ayan, na check na rin natin dito sa tester natin. Kung makikita nyo naman yung tester natin, ayan, goods na goods, nag-deflect na itong timer. So guys, balik ko muna to guys at check natin ulit kung wala bang problema o okay na ba yung pag-kumpuni natin sa timer nitong washing. Guys, kung bago ka pa lang sa channel na ito o sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong i-upload ko na mga video. At paki-like na rin kung nagustuhan mo yung tutorial na ito at pwede mo rin i-share sa mga kaibigan mo. So ayan guys, lagyan na natin to ng tester, test probe. Lagyan natin yung mga test probe natin dito. Check natin ulit guys kung wala bang nagbago. Baka kasi may nagbago. Parang nagmamahalan na bigla nagbago. Ayan guys, may hugot guys, may hugot. So ayan, ikuti natin at tingnan natin yung tester guys kung may nagbago ba. Ayun, so okay guys, nag-deflect pa rin, so okay na. Okay na yung contact ng timer nya. So parang pinalitan rin natin ng bago. Diba sabi ko sa inyo, huwag muna kayo magpalit dahil okay pa ito ng timer nya. So ayan guys, kung makikita nyo, wala tayong ginastos dito at wala tayong binili na parts para maging ayos ulit itong washing. Ayan, tapos na natin na ikabit. So ang gagawin natin ngayon ay i-test na natin dito sa ating supply. Ayan, saksak na naman natin sa ating saksakan. Huwag kung saan-saan isaksak. Ayan guys, tingnan nyo ng maigi kung paano naging okay. Ayan, saksak ko muna to.
Ayun. Tingnan nyo, pihitin ko guys yung timer. At tingnan nyo yung washpad. Ayun. Bakit nagkaganon? Ayun guys. Okay na yung washing ni Madam. Naka home service tayo ngayon guys. Nangapit bahay tayo. Ayan. Mga suki natin guys. So okay na yung ginawa natin guys. Sayang kasi pag binila natin ng bago na kaya pa naman ayusin. At least makatipid pa yung may-ari. At hindi magastos yung pag-repair. Ayan guys. Ayan si ma'am, yung may-ari. Yun yung may-ari nitong washing. So guys, pag nagustuhan nyo yung video natin ngayon, sana paki-like, paki-subscribe ng YouTube channel ko, at pindutin mo na rin yung notification bell at i-all mo para malaman mo or updated ka sa mga bagong upload ko ng mga video tutorial about sa mga appliance repair. Ayun guys, hanggang dito na lang yung video natin guys. Ang sana may natutunan kayo sa ating video ito. So yan, interviewin natin si ma'am. Puntahan natin. Ano po masabi niyo? Makapaglaban na kayo ng marami yan. Thank you, thank you. At ayos din natin. Guys, maraming salamat sa panonood nyo. Salamat.